Ay, naku, bong na. Yung babaeng walang balak ang may balak na. Nakaumbok na. Hi, guys. Post of BBL. Ayan, so today is my first day sa BBL. Maga pa yung mata ko. Maga yung mukha ko sa anesthesia. Ayan, mahirap gumalaw. Masakit sa likod. Inararamdaman ko ngayon ay ano, okay naman, hindi na ako nahihilo, pero masakit lang. Kahit na uminom na ako ng gamot, masakit pa rin. Ayan, so dito ako ngayon sa hospital. Siguro mag-stay ako dito ng ano, 2 days bago ako pauwiin. D3 guys, mula nung napirahan ako. Masakit. So, namamaga pa yung mukha ko sa anesthesia to eh. So, tomorrow, uuwi na ako ng Pampanga. So, kung magpapa-BBL kayo guys, dapat talaga buo yung loob nyo, yung desisyon nyo, yung anuhin nyo yung, dapat talagang buong-buo talaga yung desisyon nyo. Kasi, mahirap ang recovery guys. Sobrang hirap. Tsaka dapat, pag magpa-BBL kayo, may kasama kayo yung nanay nyo, or asawa nyo, or kapatid nyo na mag- aasikaso sa inyo. Kasi sila lahat ang gagawa sa iyo guys. Hindi ka makagalaw. Kasi kahiga ka lang, nakadapa ka lang. Tapos sila magpapalit sa iyo ng mga pads, napkin, ganyan. So, kung pwede, babae or saka mag-anak nyo na babae or asawa nyo ang magsasama sa inyo dito sa hospital. Kasi yung mga nurse guys, dito sa hospital, hindi nila gagawin yung papalit ng pads, papalit ng mga napkin, ganyan. Yung iihi ka, yun yung mahirap. Yung iihi ka, yung magto-toilet ka, ganyan. Hindi ka nila sasamahan guys. Ang yung kasama mo, ang gagawa sa'yo nun. Tapos, isa lang yung bantay mo dito guys. So, ayan lang guys. At mahirap. Ayan. Maga pa yung mata ko. Ayan. So, ayan. Tapos guys, sobrang hirap tumayo. Dapat nagaganyan ka. Tapos, nagaganyan. Sobrang hirap guys. Kaya dapat may mag-aalalay sa'yo. Masakit. Sabi nga nila, tiis ganda. Katatapos ko lang mag-dinner, susubuan ako ng asawa ko. Dapat kumain ka ng kumain. Or kahit walang gana, kakain ka. Kasi yung gamot ang tatapang, guys. Tapon ng gamot nila. Dapat kumain ka. Yan yung braso ko. Pasa. Yung isa. Yun yung yaya ko. Okay ka lang, ya? Yes, ma'am. So, here we go. This is runaway home now. So, today is Thursday at 8 o'clock in the morning. So, April 28th, yes. So, there you go.
We're going back. Going home, guys. See you Pampanga soon. Yeah, that's it. See you Pampanga soon. Hi, guys. Day 3 post off. And so, andito na kami sa bahay namin, guys, sa Pampanga. Umuwi kami kanina mga 8 or 9 a.m. So, yan, nagbiyahe kami papunta dito. Medyo hina pa ako. So, yan, nagpapahinga na ako. Pag nagpapahinga, kumakain ako ng apple. Tsaka, Skyflex. Kasi kailangan mong kumain, guys. Kasi yung mga gamot na binibigay sa'yo is sobrang matapang. Mahahapdi. Ay, hahapdi yung tiyan nyo. Talagang sobrang hapdi. Nung kailan yun, 2 araw, konti lang kinakain ko. Tapos pag inumin po ng gamot, yung suka ko, yun pala, konti lang yung kinakain ko. Kaya dapat kakain kayo ng lugaw. Lugaw kainin nyo, guys. Mas maganda. Tapos, pagkatapos yung inom ng gamot, papakain nito. Kain kayo ng apple. Para may laman lang yung tiyan nyo. Tapos pala, guys, kasi inoperahan ako ng Monday. Tapos umuwi kami ng Thursday. So, 3 nights ako doon sa hospital. Tapos umuwi kami ng Pampanga. Parang hindi ko, para sa akin, ano, hindi ko recommended na yung uuwi ka ng kaagad sa bahay nyo. Parang mas maganda yung magstay mo na kayo sa Manila ng 2 weeks. Pagaling mo na kayo sa Manila, guys. Kunwari, dating nyo kasi sa Icon, magpa-surgery kayo. Pagkatapos Icon, nadalhin kayo sa hospital. Depende sa inyo yon kung kailan yung gusto lumabas. Kasi iba blood test kayo nun. Pag okay naman yung hemoglobin nyo, yung sa blood nyo, pwede ka nang umuwi the next day. Pero ako kasi, sabi ko, gusto ko pang magstay ng 2 days pa. Kasi hinang-hina ako, kasi Pampanga pa ako uwi. Hindi pala maganda yun. Kasi kung maganda, mag-Airbnb kayo sa Manila, yung malapit sa Icon. Tapos, stay ka ng 2 weeks doon. Kasi kanina nangyari, umuwi nga kami, galing sa Ace Medical Hospital, hanggang dito sa Pampanga, okay naman yung biyahe, kaya lang, pag uwi ko dito, talagang natagtag ako sa biyahe, yung sakit ng ulo ko, na-stress ako, hilong-hilo ako, yung tummy ko sobrang sakit. Tapos, basta, hindi ko ano yung nararamdaman ko. So, ang maganda, guys, pag magpapaganito kayo, magstay kayo sa Manila ng 2 weeks. So, pagdating, paglabas nyo sa ICE Hospital, diretso kayo sa hotel or Airbnb. For 2 weeks yun. Yun yung maganda. At least, pag uwi kayo sa inyo, ano na kayo, yung medyo okay na kayo. Kasi ako sobrang hirap, nahirap, nahirap ako. Grabe. Tapos ngayon ito, papagaling, maga pa yung kamay ko, tsaka yung mukha ko, ayan. Tapos, babalik kami sa ano, sa Monday, 7 days ng surgery mo, babalik ka sa Icon para tanggalin yung tahi. Ng ano, yung tahi, tsaka yung parang tube na nilagay sa chan mo. Tapos, kailangan din minamassage palagi yung back tsaka yung tummy mo para yung fluid lalabas siya. Kasi pag hindi yun lalabas, pag sa 7 days na, pupunta ka sa Icon Clinic, tapos Icon, tapos nag-block na yung ano nun, yung parang hose doon, yung drainage doon. Pag hindi yun lalabas, i-injikan ka nila ng walang anesthesia. Tapos sisip-sipin yung fluid doon para malabas lang. Tapos palagi kang bumabalik sa Manila. Yun yung sinabi sa amin. Kaya ako, kahit na masakit, kailangan tiisin nyo, guys.
Kasi ayaw nyo naman na injekin kayo ng walang anesthesia, ang laki ng karayong. Isip-sipin lang yung fluid, di ba? So, yun. Yun yung ano ko sa inyo, payo ko sa inyo. Pamassage nyo yung back nyo, tsaka yung tummy nyo. Palabas nyo hanggat maaari lahat ng fluid. Para din naman sa inyo to. Mas oo, masakit siya guys. Sobrang sakit. Pero tiisin nyo. Yun na yung ano ko. Kasi mas masakit yan pag in-inject ng walang anesthesia. Hi guys! It's my day 4 for post-off. Ayan, nakaligo na ako. Sarap sa feeling guys na nakaligo ka na. Parang fresh na fresh ka talaga. Tapos meron ako ditong omelette. Ayan, nagluto yung asawa ko ng omelette. So may potato tsaka ano ba to? Hotdog. Ayan, so day 4. Ayan, day. Ilang day mo na yan, day? Hindi mo to yun ka mga fifth day. Fifth day. Aba, may nakuwakbong na. Yung babaeng walang balak, may balak na. Nakaumbok na. Ayan, sige. Tiis, ganda ka lang. Ito na yung trabaho, ano? Kain, higa, tulog, gamot, relax. Ayan. Tiis mo pa. Tayo na ako, guys. At ngayon ay kakain ako ng breakfast. Ayan ang aga nagising ng chef ko. Pakita ko sa inyo yung niluto niya. So, ayan yung breakfast ko today, guys. Kamatis, tapos itlog, hotdog, tsaka daing na pusit. Isasawan doon suka. Tsaka yung garlic rice. Ayan, kain tayo, guys. Hi, guys. Kain tayo. Kailangan natin kumain para may sustensya ka. Diba? Kumain ka. Kahit walang panlasa, kain ka lang. Wala pa panlasa? Wala pa. Wala pa panlasa? Tap na ng hotdog ko, guys. Oh. Muntik na hindi masunog. Kain lang. Kaya mamayang konti, inom na akong gamot. Okay guys, kain muna ako guys. Tapos i-update ko na lang kayo sa BBL ko. BBL journey ko. Kasi in 2 days, babalik ako sa aking clinic para magpa-check up. So, sana gustuhan nyo yung video ko. And don't forget to like and subscribe. See ya! Bye!